What's up mga kagig? Welcome to our YouTube channel. This is Gig TV and I am your kagig Chelsea, ang makakasama nyo na naman for this video. So, here's the good news. Posted na po ang first to 7 episodes ng ating Bible story series. And ang content po niyan is from first to 7th day of creation. So, kung hindi nyo pa napapanood, naku, panoorin nyo na kasi makakatulong yan for you to start your ministry. Now, here's the thing. Given those materials, hindi pa rin natin maiiwasan na magkaroon ng tanong sa isip natin. Ano yung message behind the first to seventh day of creation? And yan ang i-explore natin for today's video with Kuya Elmo! Hello! Ngayong araw, try natin tingnan kung meron tayong matututunan in this first to seventh day. So, hindi naman natin masasabi na first to seventh day of creation because on the seventh day, wala namang create. So, ang ating first cover ay sa una hanggang sa ika-anim. So, try natin. Meron ba tayong matututunan sa first day of creation? Kasi yung iba, sabi nila, bakit pinag-iwahiwalay pa yung material, pwede naman na isahan. Kasi nga, karaniwan, itinuturo naman ng ibang mga churches ay isahan lang, isang lapagan lang yung creation, which is may mga nane-neglect tayong mga details na kailangan natin tingnan kung meron ba tayong dapat i-explore dito, may matututunan ba tayo dito. Kasi hindi naman basta-basta nilikha lang ng Panginoon yung mga bagay na yan. Lalong-lalo na, napakaganda ng resulta, kitang-kita naman natin, pakipakinabang sa atin ngayon. So, tingnan natin, try natin. So, Genesis 1:1-5, ito yung cover ng day 1. So, kung ikaw ang tatanungin, Chelsea, di ba, parang gusto mo, may matutunan ka rin naman. Yes po. Hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng, basta, nilikha lang ng Diyos, okay na. Okay na ba yun sa'yo? Hindi. Kasi baka may mamiss tayo dun sa part na yun. Baka meron pa, there's more. Oh, there's more. Yan. Tignan natin yung there's more. Actually, alam naman natin, nung day one, ang tinig ng Panginoon ay nagsabi, sabi dun ay, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the first place, bakit kaya babanggitin pa ang lupa ay ang minimension ni God na langit is which is the universe. Which is, yung lupa, kasama naman siya sa universe. So, kung hindi natin makikita yung importansya nito, and God created the heavens and the earth. Pag sinabing heavens, plural, pag bakit sinabing heavens? Actually, yung kalawakan kasi, hindi mo ma-explain in one word na parang sasabihin ay limited to one thing. Kaya, heavens, ibig sabihin ay maramihan na yan. Parang pangkalahatan na in all the universe. But the Lord specified the word earth. So yun, kung titingnan natin, marami mga important thing na pwedeng ma-neglect. Kaya kailangan natin itong explore. So, ang pinakang highlight kasi ng day one, kung titingnan natin, ang sabi doon ay, ang langit at lupa, nilikha nga siya, pero wala pang anyo. So, kung titingnan mo, ibig sabihin ng walang anyo, edi no shape and form. So, important din na dun sa time na yon wala pang kaayusan. Oh. Ngayon, bakit kaya wala pang kaayusan? Wala pang sense na maayos siya kasi wala pang light. Kaya nga sabi ni Lord, let there be light. In day one. So, yung light na yan, meron bang importance yan, yung light na yan? Meron eh. It always talk about the significance of His character. Because, sabi doon ay, He is the light. So, sa New Testament, makikita natin ang reflection ng character ni Lord. He is the light. So, in the first place, kailangan in creation, magre-reflect yung character niya in terms of created things. So, ang unang-una niyang nilikha ay light.
Dahil sa light, na-reveal ang kagandahan. Diba? So, ngayon, kung titingnan natin, ano ba yung significance ng light in terms of a human being? May idea ka ba na pwede mong masabi? Symbolism po ng light. Symbolism. Hope. Pag-asa. When there's light, there's hope. There's hope. So yun, tama ka. Kasi, kung mananatiling madilim, hindi, walang sense ng pag-asa. Kasi, meron ba pag-asa sa dilim? Wala. Wala. Usually, pwede mo lang gawin sa dilim. Mga pa. O mga pa. O kaya naman ay mag-steady ka lang, magpahinga ka. Gumalaw. O pwede, huwag kang gumalaw. So, nothing to do in darkness. So, in the first day, there's something to do na, syempre, nagkaroon na ng liwanag, makikita na yung mga pwedeng ayusin. Kaya, at that time, that was the first day, a very detailed first day, may matututunan tayo. There's hope and there's light. So, na-identify lugod yung kagandahan, na-identify yung gabi, at na-identify yung umaga. So, dahil sa liwanag, nakita natin na tayo ay mamumuhay sa araw at sa gabi. So, yung gabi, usually, alam naman natin, in the first place, kailangan ng pahinga. Kaya doon pa lang, nagturo ng Panginoon, first day pa lang, nagturo ng Panginoon ng rest. Kasi dumaan ang gabi, sumapit ang at sumapit ang umaga, yun ang kaunang araw. Ikaw. Ang naunang gabi, di ba? So, hindi gabi yung sabihin. Kaya nga ito, marami nagtatanong, ang oras ba ng paglikha ng Diyos ay hindi katulad ng oras ng sa atin? Actually po, in terms of creation, theologically, hindi totoo na 1,000 years ang time ng creation in one day. Kasi nga, dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Literally, that was a 24-hour day. So, nagets na. So, yun ang unang araw. Ikalawang araw. Ikalawang araw. Ikalawang araw. Ikalawang araw. Na. Sige, try natin. May tanong ako sa'yo. The concept. So, palagay mo ba, napaka-ikli ng pangalawang araw, di ba? Ang sabi dun ay, kalawakan. Naghahati. O, naghahati. Sa tubig sa itaas. Sa tubig sa ibaba. O, tinawag yung kalawakan na langit. Palagay mo, ganun-ganun na lang yun? Hindi gumagawa ang Diyos ng ganun-ganun lang. May essence. Kailangan may essence. Yes po. Try natin. Ikaw ba, sa lahat ng pagkakataon, di ba gusto mo protected ka? Yes po. Safe. Bakit kailangan mo ng protection? Kasi I'm human ako, weak. Weak ako. So, pwedeng may danger na nagbabadya. Yes, anytime. Kaya, you need protection. So, on the second day, actually, ang nilikha ng Diyos ay kalawakang maghahati sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Ano ba itong binabanggit na tubig sa itaas at tubig sa ibaba? Actually, maraming hindi nakakaalam yan. Kaya nga kagaya sabi ng ating ating vlogger sa second day, ano nga ba ito? Tapos may payong siyang iginanon. Ang tawag po dyan ay, sa translation ng Bible is firmament. Firmament. So, ano ba yan sa ibang translation? Ang translation ng iba dyan ay canopy. Pag sinabing canopy, ang tawag dyan ay water vapor. Water vapor. So, yung water vapor na yun, kung titingnan natin, kung nanonood kayo ng mga alien movies, na panood yung Independence Day, yung spaceship ng alien, may protection na parang water vapor, na pag tinitira ng mga missiles, hindi tumatagos. Ganon ang create ni Lord on the second day to protect the whole earth on any danger coming from the sun rays. Yung init ng araw, grabe yan eh. Nakakasunog talaga yan eh. Saka nakaka-apekto yan sa buhay natin.
Kaya, nung time na yun, perfectly create ni Lord yung maghahati doon sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Kaya yung water vapor na yan ay nagpuprotekta, wala pang ulan. O, wala pang ulan. Wala pang ulan that time. Kaya nga, kasi ang sabi niya, yung water vapor na yan, yung heat ng sunlight on that water vapor ay nagpuproduce ng noise. Nakita mo, hamog. Ganyan, hamog lang. Hamog lang ang nagpuproduce at that time. Parang yung dahil sa init na napoproteksyon na ng water vapor na tinatawag na firmament and canopy, hamog lang ang ano, kaya ang lalaki ng halaman. Maganda ang panubo ng mga halaman, maganda rin ang paang stance ng mga hayop. Wala pa naman kasing hayop, no, pero naka-prepare yun dun sa bagay na yun. So nakita mo, that was the second day. Ang sabi dun eh, ano pang moral lesson na matututunan natin dun? On the second day pa lang, pinuprotektahan na tayo ng Panginoon. Prepared na, advanced. Kung titingnan mo, napakaganda ng kanyang plano. Kaya nga wala pang ulan. At that time, walang ulan. Sa panahon ni Eva at Adan, hindi nag-uulan. Kasi, ang ganda ng plano niya, yung firmament, the water vapor, eh, protectionan yung buong mundo para yung tumutubong mga halaman, eh, talagang magaganda ang pagkatubo. Kasi kapag nauulanan, di ba, parang nasusobrang, nadadrought yung area, o kaya naman, pag sobrang init, nadadry. So, lumulubog, lumilitaw dahil sa ulan, na baha, na hihibas. Noong time na yun, wala. Nananatili ang tubig sa ibaba at talagang nandun lang yun. Walang duming na ano, kasi walang rain, hindi na pataksan, hindi nagahalo-halo ang dumi. Tapos yung tubig sa itaas, dun lang yun. Yun yung tinatawag na water vapor. At the second day, nakita mo, yun ang creation ni Lord. Eh, kung tuturo lang natin ang creation ng ganun-ganun lang, maminis natin siya. Yes, di ko yun ano. Before. Diba? So, kaya, on the second day, nilikha ng Diyos ang kalawakan na maghahati sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Ang tawag dun ay canopy, which is the water vapor. Nandyan pa ba yan ngayon? Wala na, umuulan na eh. Umuulan na kasi wala na. Malalaman natin yan in the following episodes natin. May kwento na kung saan natin malalaman yung unang ulan. Stay tuned! Okay.